yan, puta nga na. Hindi lang tik-tik pa ito ginagawa ko, puto. Bebe-bente ang sweldo. Ang sweldo, no? Ay, napipinturahan ko mga Dre, eh, nililinis ko eh. Dre, parang gala ka lang ng gala. Ha? Kanina pa kita na... Alam mo naman ako, gusto ko yung mga nagta-drive ng manual eh. Hindi, kasi nga galing. Deliver na ka mo? Ba, inaano na yun, pinapasa na sa Uber tsaka sa DoorDash. Tara, dami ko ang delivery, $65 lang binigay sa akin. Tara, parami ng parin, makuti lang. $65, pera pa yung sweldo mo. Pera pa yung sweldo ko. Araw-araw yun, Dre? Oo. Ay, di ba yun naman ang gas mo? Bumili ko ng 1,000 kong kotse, halagang 140 sa Pilipinas yan, yung kotse ko. Saan ba yung kotse mo dyan? Ito. Pag pinahilamusan ko yan, nakapagod. Lagyan ko ng spoon yan, man. Eh, yung gray, di ba? Oo. Yung Honda. 1,000 lang yung kawa mo. Bawi ko na ba yan? Bawi mo na yan. Eh, drive ka lang ng drive eh. Ano pang hinahanap mo? Pero mag-change oil na rin ako, man. Nagpapachensyo yun lang ako kahit wala pa ako sa ano. Puta, tignan mo yan. Tik-tik ba to? Puta, pag hinilamusa mo yan, wala na yan. Eh? Eto, ganito ang ginagawa ko mga Andre. Pag walang importanteng trabaho, yan. Mag-kud-kud, tas pipinturahan. Tik-tik ba to? Puta, akala ko himuli mo pa to ng mga patsi-patsi. Eh, sarap na buhay na ito. Ito mga Dre, graduate siya rito ng ano. Anong mga Dre, kurso? Pharmacy technician at saka physical therapy. Eh, mas malaki sa ito ng physical therapy. Marunong ba ako mag-France eh? Magaling ba? Ah, kailangan magaling mag-France. Ah. Eh, kung mag-a-apply ako ng trabaho, dito ka pinanganak at ako'y immigrant, sino tatanggapin mo? Pero marunong ko mag-France eh? Kunti lang, pero hindi masyado. Pwede lang makipag-conversation. Makipag-conversation, pero pag sulat, Ibang usapan eh. Ganyan-ganyan ang trabaho na ito mga Dre, pharmacist. Yung siya yung binigyan ko, kilala niyo na siguro ito eh, ito yung nanggugulo ng stock eh, para may ayusin. Sige naman, sige. Ano muna ako ng pangalan? Kaya baka naanap ka na ng amo mo. Ako hanapin. Ayun lang ako nakita doon. Oo? Kaya inuutusan ka. Hindi ka lang matanggal, no? Sige! Yan ang unang order natin, mga Dre, yung nasa likuran ko. Pizza. Dito, dalawang klase, mga Dre. Merong halal, merong kosher. Kosher sa mga, ano, sa mga Jewish. Make a left, turn on off my plan. Sa Hampstead, Conseil Look. Ang lugar ng mga amo, sabi nga ni Mrs. Kasi dati, nung nagpa-part-time si Mrs. Dito, yung linis bahay mga Dre. Kasi isa yan sa ano eh, sa sikat na part-time dito eh. Linis bahay, alaga ng bata, alaga ng matanda. Dre, ang daming mga bata. Dalawang Pilipino yung nag-aalaga eh. Di ba nabanggit ko sa inyo ang ano rito, ang mas marami kang anak, mas maganda mga Dre. Kasi nga, malaki yung makukuha mo sa gobyerno. Kada bata kasi, may ano eh, may binibigyan nila ng ano, ng parang financial support, binibigyan ng government. Depende sa income ng pamilya, yung binibigyan nilang ano, pera. Yun nga, 100 hanggang $300 kada isang bata.
eh imagine kung lima yung anak mo, di ba? Tapos low income ka. Kaya nga yung iba po, no, yung ibang maraming anak, yung nanay hindi na nagtatrabaho, yung tatay na lang. Hirap mag-alaga ng bata. Talagang bilib ako sa mga nanay. Break time muna mga dre. Mahina biyahe, pambira. Kung kailan ako maaga, hindi nga yata maganda pag ano ah. Pag weekend, pag weekdays. Nakakaano pa lang ako mga dre, isang deliver pa lang, yung pa lang sa ano, Code St. Luke, $7 yun, $7.16. Etong binili ko, merienda, blueberry cupcake, tsaka isang kape, magkano ba yun? $4.50? $4 something. Patay negosyo. Daming tao ngayon sa labas, mga dre. Daming tao, madaming sasakyan. Etong pinick up ko ngayon, ano eh, lechong ano ba to? Ah, barbecue na baboy. Carlos ang pangalan. Baka Pilipino si sir. Pinikap ko na $9, 2.2 miles. So sulit na sulit, di ba? Galante. Mga dre, may nakita akong sale sa ano eh. Dito sa Jan Kutu eh. Street sale. Puntahan natin saglit. Ang ganda ng street na to, mga dre. Laban ng street ba to, lab? Yung pinaparkingan natin pag kumakain tayo sa ano? Dito sa soup, sa po. Sa Kent Park ba? Sa Kent Park? Kent ba to? Kent. Kent daw to mga dre. Ganda diba? Dahil po ano eh. Tingnan natin yung ano. Street seal. Dito na tayo sa street sale mga dre. May mga naka-sale na pala. Mga naka-sale dito mga dre, kung ano-ano lang. Kung anong mabibili nyo. Ayun, mga alahas, baka gusto nyo. Kumbaga ano, maghahanap ka dito ng ano, kung anong mapapakinabangan mo. Extinguishing ashtray. Wala stick. Eto, pangalkal ng likod mga dre. Eto. Ayos to ah. Mauga. Pang ano, pangkapit sa ano, sa cellphone siguro. Wala pa bibili. Excuse me. Thank you. Benvenu. It's closed. Benvenu. It's open. Okay. Then, English, start order, take out, cold drinks, coffee frappe. I'm sorry, I don't. What do you want? Tell me. Double fish burger. Double fish burger. That's right. I didn't eat for a while, you know. Burgers. What is that again? Double fish burger. It's somewhere around there. I double fish. Go, double fish. This one. I don't want the French fry. Just the burger. Can I have a sundae too? You want a sundae too? Yeah. I didn't eat for a while. They have a Sunday. They have no Sunday. They don't have.
Okay, can I speak to you? Which one? This one? Yeah. Okay, I'm with you. Yeah. Thank you, sir. Okay. 2, medium, 7, 14. Pag mga ganun mga dre, karaniwan nagbibigay naman ako pag may nang lilimos. Kaya lang yung iba kasi mga dre, pinapambisyo nila eh. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako talaga nagbibigay ng cash. Kala ko kanina cash hinihingi niya, kaya sasabihin ko talaga wala, at saka wala rin akong cash. It's a good thing na pagkain yung ano, yung hiningi niya. Pagkain walang problema, pero pag cash, makikita mo yan sila minsan lasing o kaya nagmamalimos kasi pang yosi, yung ganun. The cookies is here. Okay. No. Ah, yeah, please. Yes, please. Thank you. Have a good night. There you go. I will not run. Enjoy. Enjoy your meal. Have a good night. Yun mga dre. Negative na yung ano ko mga dre. Yung kita ko ngayon. Yung kita ko ngayon is yung kita ko ngayon mga dre, $7 tsaka 10, so 17. Negative na, abono ko ng ano, ng $1 ngayon. Pero it's a good thing mga dre kasi nga ano tawag rito? Hindi na galing sa ano, sa allowance ko yung nagastos ko ngayon, 'di ba? Galing na sa kinita ko. Aba ng pila. Pila pala ng basyo mga dre. Bumili ako ng ulo ng salmon mga dre. Dalawang piraso, $10 and 91 cents. Naubusan ng pumpano eh. Kaya eto ulo ng salmon. Sisigaw. Sarap no. Ang ano lang rito mga dre, andito pala ako sa Putay. Malalaki yung ano nila. Pag nagbalot sila ng gulay, ang dami. Kaya pag dito ka bumili, maramihan ang ano nila, ang balot nila mga dre. Yung mga pechay, minsan masisira na yung gulay dahil sa dami ba, di ba? Kasi hindi mo naman lulutuin lahat. Kaya lang, ngayon talaga eh, no? Kung gusto mo, merong isang tindahan dito sa may Tawid Kalsada, yung Kimpat, doon at least maliliit yung ano ron, maliliit yung mga balot nila ng gulay, pwede kang bumili ng tingi-tingi. Ito yung sitaw. Ang baba ng araw mga dre. Nasa ilalim ng sumblero ko. Kaya, kumusta kayo mga dre, no? Miyerkules ngayon, alas 3 pa lang, uwi ako ng maaga. Kasi mga dre, kailangan ko magpunta sa SAAQ para magpa-feature. Magre-renew kasi ako ng ano, ng health card ko, yung tinatawag na RAMQ. Andito na ako mga dre. Malapit lang sa amin to, mga ano lang, mga 10 minutes na drive. Dito rin kami nagpabakuna eh. Tapos dito rin ginagawa yung ano, yung mga nagko-concert. Pero hindi na yata ngayon. Sarado na daw yung ano eh, parang pinagko-concertan nila eh. Nagpa-ano na ako eh, nagpa-appointment na ako online. Hopefully, saglit lang ang i-ano ko rito. Mga 15 minutes, pasok, tapos labas na. Para ano naman, mamalengke naman. At saka maglinis ng mga apartment. Wala na sa ano, wala na sa araw yung ano ko.
Wala na sa schedule yung ginagawa ko. Mall to, mga dre. Maganda rito, mga dre, kasi ano eh, yung sistema ba, mabilis. Pag nag-ano ka, nagpa-schedule ka online, talagang sinusunod nila yung ano, nasusunod karaniwan yung oras. Mas madalas, no, nasusunod yung oras. Pero ano pala, bawal kang magbayad ng ano, mga dre. Hindi sila tumatanggap ng credit card pag dito ka nakikipag-transaction. Kailangan cash or debit, hindi credit card, okay? Pasok muna ako, bawal sa loob. Yun, mga dre. Saglit lang ako dun sa ano, sa pagre-renew ng RAMQ. Yung RAMQ doon ko ni-renew sa ano, mga dre, no, sa SAAQ. Doon kinukuha yung lisensya. So pwede pala yan, no, SAAQ tsaka yung RAMQ o Malady. Sasakyan, mga dre, no. Tinanong ko rin pala kung magkano yung ano, yung lisensya, kasi taon-taon ng renewal po ng lisensya rito. At isa 'yon sa pinagkukunan nila ng pondo, 'di ba? Usually po ang renewal ng lisensya nasa $80 yata. Pero this year daw, tinanong niya ako kung may violation ba ako o may demerit points ako. So ibig sabihin nakadepende sa demerit points. Pero dahil po apprentice ako, pupunta sa professional, tapos wala akong demerit points, $24 lang po yung babayaran ko pag nag-renew ko sa November. Tapos, mga dre, puro tapos, hindi naman natatapos, di ba? Pambihira, oh. So, may nagtanong, bakit daw inuna namin yung sasakyan, di ba? Kesa sa bahay. So, bakit nga ba, di ba? Simple lang po ang sagot diyan, kasi nga po ang pagkuha ng sasakyan dito, ang pag-utang ng sasakyan dito, hindi po pagbili, pag-utang ng sasakyan dito, eh napakasimple po. Magpa-schedule ka sa dealership, punta ka ron, mamili ka ng sasakyan mo, di ba? And that's it. Yun na po yung kung available yung sasakyan mo, baka kinabukasan balikan mo na, kukunin mo na, di ba? Kasi usually naman po, no, sabagay PR po pala ako, no, iba pala sa inyo. Ganito po, no. Halimbawa, kung gusto niyo kumuha ng sasakyan na second hand bago tayo pumunta sa bahay, no. Halimbawa, kung gusto niyo kumuha ng sasakyan second hand o bag o brand new, mas maganda po siguro na kumuha na kayo ng ano, ng sulat galing sa employer niyo. Tapos yung ano bang tawag rito, yung mga payslip niyo, magdala na rin po kayo, no. Baka puting na nila eh, para katunayan na ganun yung sweldo niyo, sasabihin niyo sa kanila, no. Usually po pagpunta nyo ron on the spot, i-apply po nila kayo. At pag na-approve po kayo on the spot, baka kinabukasan makuha nyo na yung sasakyan, o hindi man baka ipauwi na sa inyo, diba? Depende po, no? Pero napakadali pong kumuha ng sasakyan dito. Tapos dahil nga po sa sobrang dali kumuha ng sasakyan dito, at pwede ngang zero down payment, mga dre, no? Technically zero, kasi ganito po, no, etong sasakyan ko pinag-down ako ng $500, okay? Sabi niya sa akin, if you want, you can take back the $500 tomorrow pag kinuha mo na yung sasakyan. Sabi ko, hindi na, hayaan mo na. Bawas din yun, di ba? Bawas din sa presyo. So yun, ganun kadali ang pagkuha ng sasakyan dito. Samantala pong sa bahay, 5% po ang kailangan nyo. Yun po ang pinakamababa, no? At yung 5% po ng 500,000 ay 25,000. Pagkatapos po, meron pa po kayong babayaran ng mga taxes. Property tax, municipal tax, school tax. So yung 25,000 po na idadown nyo, madadagdagan po yung baka ng nasa 10,000 para po sa mga taxes. O baka mahigit pa. So let's say sabihin natin 4,000 to be safe, di ba? So yun po ang kailangan nyo kung 5% lang yung idadown nyo sa 500,000 na bahay. Pagkatapos po, isa sa nagpapahirap ng pagbili ngayon dito ng bahay ay yung ano po, yung parang bidding na po ang nangyayaring style dito ngayon. Let's say may nakita ka ng bahay, 500,000. Siyempre bidding, so tataasan mo ngayon, gagawin mong okay, 510,000. Diba? Yung sumunod na tumingin,
515 yung offer. Eh di talo ka na, di ba? So medyo mahirap po talaga bumili ng bahay ngayon dito at kadalasan po above market value yung nangyayari dahil nga sa bidding. Lalo na pag maraming tumitingin sa bahay, maraming nag-o-offer. So pamahal po siya ng pamahal. At dahil po doon, isa 'yon sa nagpapahirap sa pagbili ng bahay dito sa sa Canada o sa Quebec, particular po dito sa Quebec. So yun po ang isang dahilan kung bakit So yun po ang isang dahilan kung bakit nakakatawa to. Tingnan niyo mga bro. May kulis siya sa harap eh. Lampas siya sa linya, inabot siya ng kulay pula ng red light. Tapos may pulis siya sa harapan. Ay, ako po. So yun mga dre, no? Kaya hindi nyo kami masisisi. Hindi, yun po yung dahilan kung bakit may sasakyan kami pero wala kaming bahay. Kasi po, ang mahal talaga ng bahay, ang hirap umutang pagdating sa bahay. Mahigpit po sila pagdating sa sa credit record pagdating sa bahay. Kaya yun. Tsaka napakahirap pong ipunin nung 30 o 40,000 na pang down, 'di ba? Tapos hindi ka pa sigurado kung sa iyo mapupunta yung bahay, 'di ba? Yung iba po, alam niyo, yung mga kakilala namin, nagdadagdag sila ng 20,000 pag nung nakipag-bid sila ng bahay. Pero mas madalas natatalo pa rin sila. Lalo na kung maganda yung bahay. Kaya swerte rin nga po yung yung mga nagbebenta ng bahay ngayon. Kasi, 'di ba? Imagine market value ng bahay mo 500,000 biglang magiging 550 or 600, 'di ba? Napakalaking napakalaking diferensya. Ang kawawa yung bibili. So, yun po ang kalakaran ng pagbili ng bahay rito. Kahit may pera ka po, napakahirap bumili ng bahay. Ang hira. Ibilang pecha, ibang mera. Kaya ang daming tutubuan tigyak at dito pa. Okay, sa loob ng ilong, no? Ibang panahon ngayon, mga dre, kasi usually yung ganitong panahon, dapat kainitan ba? Kahit sa umaga, dapat mainit na. Ngayon, hindi ganun ang nangyayari ngayon. Ibang-iba na. Sana hindi masyadong malamig, 'di ba? Pagdating ng winter. So, 'yun mga dre, no? Nagulat ba kayo? 'Yan ang dahilan kung bakit inuna 'yung sasakyan kaysa sa bahay, 'di ba? Tsaka pag may sasakyan ka naman, mahirap naman kumuha rin ng bahay, 'di ba? Lalo na mahal 'yung hulog mo sa sasakyan. Kung may pera ka, unahin mo 'yung bahay syempre. 'Yun talaga 'yung the best na dapat mong gawin. So mga dre, paano? Kita-kita tayo rito. At yun hindi ko alam kung anong napulot yung kalokohan sa vlog na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga kaibigan natin, no? Pagkita-kita po tayo rito pagdating ni Aisa, magkita-kita tayo. Okay mga dre, thank you. Wait, we don't have to start the day.